Magandang araw sa ating lahat. Isa namang makabuluhang video para sa pagtalakay natin tungkol sa ponimang suprasegmental. Sana ay samahan niyo ako hanggang sa katapusan ng video na ito. Ponimang suprasegmental. Ang ponimang suprasegmental ay kumakatawan sa makahulugang tunog sa bahagi ng pananalita sa sulatin sa pamamagitan ng antala o hinto, diin at tono. Antala o hinto, ito ay ang saglit na pagtigil sa pagsasalita upang higit na maging malinaw ang mensaheng nais iparating sa kausap. Sa pagsulat, sinisimbolo ng kuwit ang panandaliang paghinto at ng tuldok ang katapusan ng pahayag. Nilalagyan din ng isang bar o kuwit na palihis ang isang saglit na paghinto at ng dobling bar ang katapusan ng pahayag. Nilalagyan din ng isang bar o kuwit na palihis ang isang saglit na paghinto at ng dobling bar ang katapusan ng pahayag. Ang mga simbolong ginagamit sa antala ay nagpapabago ng kahulugan ng pahayag. Halimbawa, una, hindi, malakas ang pagbigkas niya ng tula. Sinasabing malakas ang pagbigkas niya ng tula. Pangalawa, hindi malakas ang pagbigkas niya ng tula. Pinatutunayang hindi malakas ang pagbigkas niya ng tula. Diin. Ang diin tumutukoy sa lakas ng bigkas sa pantig ng salita. Ginagamit ang simbolong tuldok upang matukoy ang pantig ng salita na may diin. Malimit ding kasama ng diin ang pagpapahaba ng patinig. Mahalaga ang diin sapagkat sa pag-iiba-iba ng pantig na binibigyang diin, karaniwang nagbabago ang kahulugan ng salita. Halimbawa, buhay sa wikang Ingles ay alive. Buhay sa wikang Ingles ay life. Kasama sa wikang Ingles ay companion. Kasama sa wikang Ingles ay tenant. Sa puntong ito, punta naman tayo sa tono. Ang tono ay ang pagtaas o pagbaba ng pagbigkas ng mga pantig ng isang salita upang higit na maging mabisa ang pakikipag-usap sa kapwa. Tumutukoy rin ito sa pagpapahayag ng tindi ng damdamin. Halimbawa, kahapon. Sa una, pataas. Kahapon. Sa pangalawa, pababa. Kahapon. Sa kahapon ng una, ang nagsasalita ay nagdududa o nagtatanong. Samantalang sa kahapon, sa ikalawa, siya ay nagsasalaysay. Pansinin sa ibaba ang pagkakaiba sa pagbigkas. Nagtatanong o nagdududa, ibig sabihin ito ay dapat pataas. Ang sarap ng pagbet ng Ilocos, yan ay nagtatanong o nagdududa. Sa pang-apat naman na halimbawa, ito ay nagsasalaysay. Ibig sabihin, pababa. Ang sarap ng bagbit ng Ilocos. Sa panglimang halimbawa naman, ito ay nagpapahayag ng kasiyahan. Ibig sabihin, masigla. Ang sarap ng bagbit ng Ilocos. Yan po ang simpleng pagtalakay natin tungkol sa ponimang suprasegmental. Sana ang maikling video na ito ay makatulong sa inyo upang mas maintindihan pa natin kung ano ang ponimang suprasegmental. Hanggang sa susunod nating pagkikita, paalam!